Alert! Huwag mong baliwalain ang limang critical warning signals na ito, tuwing may regla ka, baka masama na pala ang resulta nito sa katawan mo. Lahat ng babae ay may love-hate na relasyon sa kanilang period. Mula sa mga pulikat hanggang sa dugo, ang lahat ng tungkol sa iyong regla ay tila humahadlang sa iyo. Ngunit ang paglaktaw naman ng isang period, ay nangangahulugan ng simula ng isa pang uri ng pagkabalisa. Hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ka ng bagong miyembro sa iyong pamilya soon, dahil maaari rin itong magpahiwatig ng mga problema sa kalusugan. Oo, tama ang narinig mo. Magugulat ka na malaman kung gaano karaming mga senyales mula sa iyong regla ang maaaring magpahiwatig ng mga problema sa kalusugan na maaaring nararanasan mo na, mga problema na dapat mong agad na masuri. Ang pag-alam ng ilang bagay tungkol sa iyong regla ay maaaring maging lubhang madaling gamitin sa katagalan kahit na walang mali sa iyong menstrual cycle sa ngayon. Narito ang ilang kritikal na senyales ng babala na kailangan mong bantayan para malaman kung ano ang sinasabi ng iyong regla tungkol sa iyong kalusugan. Pananakit ng puson tuwing may regla. Ang ilan sa atin ay mapalad na may kaunting cramps na halos hindi nagpapabagal sa atin. Para sa karamihan sa atin, ang mga menstrual cramps ay pare-pareho sa limang araw na iyon. Gayunpaman, kung ang iyong cramps ay napakalubha na tila, ay humahadlang sa iyong gawin ang iyong pang-araw-araw na gawain at kailangan mong umalis o magbakasyon at manatili sa kama, maaaring ikaw ay nahaharap sa isang problema. Kung sa kabila ng pag-inom ng mga over-the-counter na painkiller, hindi matitiis ang iyong cramps, maaari kang magkaroon ng endometriosis, isang kondisyon kung saan ang uterine tissue, na bumubuo sa linang ng matris at lumalabas sa panahon ng regla, ay nasa labas ng matris. Dahil sa mga panahon ng regla na kung saan the linang sheds, ang dugo ay walang kahit saan upang lumabas sa katawan, nagre-resulta ito sa mga cramp na ito. Ang endometriosis ay may iba pang mga sintomas tulad ng mabigat na daloy at pagdurugo sa pagitan ng mga regla. Maari rin itong maging sanhi ng infertility. Kulay at consistency ng period. Ang mga kulay ng period ay maaaring magpahiwatig ng maraming bagay tungkol sa iyong kalusugan. Ang perpektong kulay at consistency ng period ay cranberry juice red, isang maganda, saturated red. Kung ang kulay ay mas darker na may mas makapal na clotty texture, ibig sabihin ay mataas ang iyong estrogen level. Kung mayroong masyadong maraming clots, kailangan mong mag-ingat para sa isang hormonal imbalance at marahil kahit na ang uterine fibroids. Pero huwag magpanik, sila ay halos benign, ngunit maaari silang maging masakit. Ang pagbabawas sa pagkonsumo ng soy, dairy at asukal ay maaaring makatulong sa iyo sa mga ganitong kaso. Kung ang kulay ng period blood ay nasa kabilang dulo ng spectrum na may pinkish na kulay, maaari kang magkaroon ng mababang antas ng estrogen. Kung ito ay sobrang biglaan, dahil sa pagbabago ng pag-ehersisyo o sinamahan ng matubig na consistency, maaari kang magkaroon ng nutritional imbalance o nasa panganib ng osteoporosis o polycystic ovary syndrome. Gayunpaman, maaari rin itong mga hulugan na pumapasok ka na sa yugto ng perimenopause kung saan inihahanda ng iyong katawan ang sarili nito para sa menopause. Pinakamabuting ipasuri ito sa iyong doktor sa anumang kaso. Daloy ng period. Sa karaniwan, ang mga babae ay nawawala ng halos isang tasa ng dugo sa bawat dugo. Gayunpaman, kung minsan, ang mga kababaihan ay nakakaranas ng mabigat na daloy, at kung pare-pareho, maaari itong magdulot ng anemia, mga issues sa fertility, uterine fibroids, o tulad ng tinalakay sa itaas na endometriosis. Sa kabilang banda, ang isang napaka-light na period ay maaaring resulta ng iba't ibang dahilan mula sa hormonal o nutritional imbalance, stress o kahit perimenopause. Gayunpaman, ang abnormally light period ay maaari ding mangahulugan na ikaw ay nasa panganib o may mas malubhang isyo sa kalusugan tulad ng mga autoimmune disorder, polycystic ovary syndrome, o Usherman syndrome. Dalas ng regla. Ang average ng period ay tumatagal ng 2-7 araw at nangyayari tuwing 21-35 araw. Ang menstrual cycle ay perpektong nagiging mas regular habang ikaw ay tumatanda. Gayunpaman, ang mga hindi regular na regla sa nakalipas na mga kabataan ay maaaring resulta ng stress, matinding pagbaba ng timbang, pagbubuntis, pag-inom ng labis na alak o paggamit ng ilang partikular na gamot. Ang mga birth control pills ay maaari ding maging sanhi ng light spathing sa pagitan ng mga regla.
Gayunpaman kung nagkakarob ka ng spotting nang hindi umiinom ng mga tabletang ito, dapat kang masuri kaagad dahil ito ay sintomas ng cancer o pre-cancer. Maaari rin itong senyales ng impeksyon sa vaginal o hormonal imbalance. Ang mga hindi regular na regla sa panapanahon ay hindi dapat maging sanhi ng pag-aalala ngunit pinakamahusay na magpatingin sa iyong doktor lalo na kung ito ay nangyayari ng matagal. Pseudo period. Kung mayroon kang sorpresang regla na walang bloating, PMS o iba pang sintomas na karaniwan mong nararanasan, may posibilidad na hindi ka nag-ovulate. Ito ay kadalasang nakikita sa sobra sa timbang o napakataba na babae at maaaring maging tagapagpahiwatig ng katotohanan na ikaw ay pre-diabetic dahil ang insulin resistance ay maaaring makaapekto sa iyong menstrual cycle. Kinakailangang magpasuri ka sa iyong doktor at tumingin sa isang programa sa pagkontrol sa timbang, lalo na kung nagpaplano ka ng pagbubuntis. Tandaan ang lahat ng itong ay mga paalala lamang, kaya dapat mapatsyag sa iyong naramdaman, at magpatingin agad sa iyong doktor. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. Pananakit ng puson tuwing may regla. Kulay at consistency ng period. Daloy ng period.